Yo, what's up mga karibas natin dyan? Nagbabalik na naman tayo dito sa panibagong balaga natin mga karibang. So today mga karibang, ako'y nagpapasalamat sa mga bagong supporters natin at mga dating supporters natin, mga current supporters and new supporters. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-share, nag-follow, nag-comment, and syempre, nag-subscribe at nag-follow. Yun, nag-click ng bell notification button. Ayun, sa Facebook page natin. Thank you so much. At dito mismo sa ating YouTube channel. Maraming thank you sa inyo mga karipang. And today, sa ano lang tayo, sa siguro dediretsoin lang natin tong daan na to. Kasi ay man, nabutan tayo ata. Dapat maka ano tayo. Ayan yan, good. Buti na lang. So direkta lang tayo. Dalawang traffic light na mabagal. Mabagal. Matagal mag green light yung dadaanan natin. Dadaan tayo sa KCC Mall, Gisano Mall, Rectang G Catholico Avenue. Kasi pupunta tayo sa tawag nito, City Hardware. So bibili tayo ng pati. Yung pati yon yung correct me if I'm wrong, pati ba or poti? P-O-T-T-Y. Pati? Kasi sinasabi nila pati daw eh. Da, sinasabi ko rin, meron ba kayong puti dito? Hindi ko alam anong tamang pagbasa niyan, pati ba or puti. I think it's pati, kasi pati talaga yung sinasabi nila eh. So ano, glazing pati or glazing puti. Yan yung pinapahid sa mga yung sa, I think yung sa, di ba pag mag i-install ka ng kisame na plywood, syempre i-combine mo yan sila. At yung mga plywood na kinocombine, syempre may mga kanal naman yan talaga, hindi talaga yan maiiwasan. Yung mga line nila, yung pinagdugtungan. So doon papasok yung mga alikabok, papasok sa bahay nyo. So therefore, kailangan ng putty or yung sinasabi kong glazing putty, natakpan yon para hindi dadaan yung alikabok doon. Kasi nga pag tumagal, kumakapal yung ano, yung alikabok sa kisame, di ba? Kaya kapag nag-dismantle kayo ng kisame, talagang ang alikabok sobrang kapal. So, yun yung ano yun. Then sa ibang green light. Sa ibang ways. Sa ibang ways. Ano, bali tawag nito. Sa table. Nilalagay 'yan sa table. Nawawala tayo sa passing. Green na naman dito sa kabila, oh. Masyadong matagal ito dito sa kabila. Nilalagay 'yan sa table, lalong-lalo na 'yung mga used table na mayroon ng mga crack, ay crack ng tawag niyan. May mga hindi na talaga natin naabutan. Yung may mga ano, may mga hindi ka nais-nais na mga kaunting damage, pwede niyang apakan yon para maging plain o maganda yung surface ng table. Wood table ha, wood table. Meron din namang mga concrete putty, I don't know kung anong term nun, for concrete. At yun din yung ginagamit. Yung isa, merong isa dun, yung merong tinatawag na hardener. Yun yung ginagamit sa bangka para hindi makapasok yung tubig. Pero sa atin, sa table lang naman natin sa gagamitin, pwede na yun. Tsaka medyo mura lang, 169, malaking ano na, malaking lata na. Wala naman nag-u-turn dito. Ay sayang, sa Gisano na lang sana tayo dumaan, no? Kasi nga, mas malapit doon eh, doon sa ilalim, underground.
Dito parang matraffic dito eh. So after this, rekta na tayo sa pupuntahan natin. So bibilin na natin yung dapat bilhin natin, then rekta na tayo dun sa Labangal. Let's go na. Kasi mainit na talaga masyado. Sobrang init talaga, men. Tsaka nung oras na, kailangan natin magmadali. Sana naman walang masyadong tao sa City Hardware. Yung tipong ako yung mauuna sa cashier para diretsahan yung ano natin. Kasi nga hindi ko na siya pwedeng, hindi na ako makabili mamayang gabi. Kasi I'm totally sure gabi na naman ako makalabas nito. And yung City Hardware is 6 PM nagsasara na sila. Kahit uuwi ako ng 5:30 sakto, medyo tagilid na yung pagdating ko dyan kasi nga matraffic talaga kapag ganyang oras. So dito na tayo sa J. Catolico Avenue, Socoteco. Ayan, op, biglang likong tricycle. Oh! Naku! Anong nangyari? Right shift tayo always. Mahirap kasi kapag anong motor sa dito sa daan. Kasi nga, I'm not totally sure ha. Talagang hindi talaga yan ano, makaapit sa daan yung mga, kasi pang off-road talaga yun sila eh. Kaya nga minsan kapag nagbe-brake sila, hindi lahat ng gulong nila kumakapit sa semento. So may tendency talaga na masaslide talaga or whatsoever. Kaya ride safe tayo palagi. Bagong-bago pa naman yung motor niya. Pero okay lang yun, at least walang nangyaring masama talaga. Walang kung ano-ano pa man. Grabe na yung tao, men. My God. Pati lang yung bibilin ko dito. Pangatlong araw na to. Pangatlong araw. Okay, dito ko muna to i-end mga karipang. Back tayo later sa next video. Bye-bye. Peace.